for a getaway. Car top down, and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean. It's a big. Dalawang eroplano ang sinakyan namin para marating namin ang aming final destination. Ito ay ang Lisbon, Portugal. Ang Portugal ay nasa kontinente ng Europa. Mula sa Pilipinas ay bumiyahe kami papuntang Istanbul, Turkey. Halos 11 hours ang biyahe namin. At mula Turkey papuntang Lisbon, Portugal ay halos 5 oras. Sa kabila ng banta ng COVID, kasama ang inyong lingkod, ay marami pa rin sa ating mga kababayan ang naglalakas ng loob na makipagsapalaran sa ibang bansa. Maipit pa rin pinapatupad ang social distancing. At sa eroplano ay one seat apart. Maaraw at maliwalas ang panahon ng mga oras na iyon sa Portugal. Pero ramdam pa rin namin ang lamig dahil nasa 10 degrees lang ang temperatura dito sa Lisbon. Medyo may kalayuan ang baggage carousel o ang lugar kung saan namin makukuha ang aming mga bagahe. Kaya kinakailangan pang sumakay ng bus. Pagkatapos naming makuha ang aming mga bagahe, diretso kami sa immigration kung saan tatatakan ang aming passport at seaman's book. At sa awa ng Diyos ay narating din namin ang aming destinasyon ng ligtas. Sa mga oras na iyon ay naghihintay na ang barko kung saan kami sasampa. Sa labas ng airport ay naghihintay na sa amin ang aming ahente. Siya ang maghahatid sa amin papuntang barko. Minsan, kailangan pa naming hintayin ang barko. Kaya may pagkakataon kaming magstay sa hotel ng ilang araw at makagala. Pagkatapos ng halos 3 oras sa van, narating namin ang puerto kung saan naghihintay sa amin ang isang bangka. Ito na ang huling biyahe namin para marating namin ang barko. Sakay ng isang maliit na bangka, bumiyahe kami ng halos 30 minutes. Maganda ang panahon ng oras na iyon, kaya maswerte kami kasi hindi ganun kalakas ang alon.
Sa wakas ay narating na namin ang barko. Siguradong excited na rin makauwi ang aming mga papalitan. Ito ang hagdan kung saan kami dadaan paakyat ng barko. Lagi kong nababanggit na ordinaryo na lamang ang mga bagay na ito sa mga kabaro kong seaman. Hayaan niyong ishare ko ito sa mga pamilya natin at sa mga aspiring na seaman. Nang sa ganun, magkaroon sila ng idea sa lugar kung saan tayo nagtatrabaho. Likas na sa aming mga seaman ang makaipon ng ginto. Mga gintong ala-ala. Kaya kung may pagkakataon, i-document natin ang mga ganitong araw at ang mga bansang ating napupuntahan. Dahil lumipas man ang panahon at para sa mga susunod na henerasyon, mananatiling makinang ang mga gintong ala-ala sa ating isipan.